Pero depende. Kung nasa ko sa tunay, nandiyan. Welcome back to Break It Down. Ngayong araw na to ay napaka-special na episode dahil meron tayong special guest all the way from Valenzuela. A to the B to the E to the K to the Z, kuya. Apex, pare, kamusta? Kamusta? Welcome, welcome. Anong mga bago sa'yo ngayon? Ay, kwento mo naman sa kanila bago tayo magsimula para updated sila sa'yo. Ayun, netong kailan lang, naglabas ako ng mga kakolabo, yung Senyales, tsaka yung Maui. Siyempre, inaasikaso ko na yung pangalawang album ko. Meron din ako mga merch na parating sa February 25, kaya abangan nyo, Tor. Makita ko yan, yung A to Z, di ba? Babalik ko yan. A to Z. Lauti. Ganda nun, nakata nyo na yung ni Rikeson, parang medyo Busta Rhymes, tsaka ano yung sagutan nyo dun, di ba? Senyales yun, diba? Basta Rikes na. Senyales na! Wala kang pera! Nakapanood ka ba ng mga bagong battles ngayon sa Flip Top? Nakakapanood ako ng mga ano... Sa quarantine sa battles. Quarantine battles, sila K-Ram, yung mga bago. Yung magaling yun si K-Ram. Yung mga hindi natapos na isa buhay, inaabangan ko rin yun nung nakaraan taon. Si ano, nakakatawa din yun, yung, si Sardeo. Grabe, on point siya mag-perform. Sino pa ba mga magagaling? What the fuck? Mga magagaling na bago ngayon. Si Unico, si yun, GL. Yun, Unico, si K-Ram. GL, Zen. Magtuturing pa ng mga bagay sila, Zenbook. Ayun, sila Zenbook. Sayang nga, hindi nakakalipad yung ibang mga MCs na sa Visayas at Mindanao, eh, di ba? Para sa quarantine battles. Maganda. Pero balita ko, dalawa daw yung ano ngayon, yung isa buhay. Tama ba? Tingin ko, ano, sabi nga ni Arik, dalawang isa buhay nga daw yung a-under ngayon daw, kaya nakaka-excite yun, lalo na sa mga nag-aabang at mga tagapakinig. May bala ka ba? Secret muna. May bala ka ba? O may bala ka pa? Secret muna. Wordplay yun, ha? Yung, papanoorin natin battle ngayon, yung throwback battle mula sa Ahon 4. Ito yung laban ni Badang tsaka ni Zaito. Matagal na may nagre-request sa akin ito, pero yun nga, matagal ko na rin gustong mag-shoot ng Break It Down na may guest, kasi di ba nagsimula yung Break It Down dati, wala pang pandemic, yung original format niya talagang may mga guest ako na dalawang tao, pero ngayon syempre medyo limitado pa. Buti nga, yun nga, napaunlakan tayo ni paring Apex dito. Nandito ka ba nun yung event na to, Ahon 4? Oh, wala ako nito. Kaya na-excite ako panoorin to kasi parang sobrang fresh nito sa akin. Sobrang tagal ko na rin itong hindi napapanood. Wala pa ako nito nung live. Kaya tingin ko, nakakatawa to eh. Badang asahe ko. Hindi ko rin maalala kung napanood ko na ba itong battle na to. Parang hindi ko nga, parang nagulat ako na may battle pala sila eh. So, first time ko lang ulit na mapapanood to. Kung napanood ko man to dati. Ano? Simulan na ba natin? Let's do this! Ahon 4, meron pang bukas mga performances. Maraming salamat din kay Bamboo Tol. No, unang banat kay Badang! Tayo gano! Papakilala ko na maganda ka na si Zaito. Ladies and gentlemen, represent you Zaito ng bubugbog ng Galabaw, aka Tostadong Bawang, no winner, 5,000 lose, 100 pounds, itlog pa lang. At ang title po ng event natin ngayon ay title na malapit sa langaw, ayaw mo ba? Makasama po natin rap artist ngayon, walang iba kung hindi ang alamat ng bungangas sa may term na mukha. Okay, palakpakan muna mga kaibigan pagkata dito tayo ngayon sa The Zaito Show na kung saan bobo ang... Okay, hindi bumenta. Pero yung maganda kay Badang, ano eh, yung boses niya talaga, di ba? Parang, pwede siya para sa akin, pwede siya maging DJ. Tingin ko, naka-apekto na rin talaga sa, ano, yung sa boses niya, yung lagi siya nagpe-perform, di ba? Lagi siya nagpe-perform. Kahit nung ano pa, nung Republic pa, nung magkasama pa kami sa Republic. Kung ano pa talaga yung delivery. Yung maganda yung modulation ng boses niya. Pwedeng mag-DJ sa radyo to eh, si Badang. Oo, oh, ganun niya parang pinapakita niya dito, parang dito sa radyo. Okay, tingnan natin. Ulitin natin.
Mga matawa tayo sa second. Ah, mga sama po natin rap artist ngayon, walang iba kung hindi ang alamat ng bunganga sabay tiyong na mukha. Okay, palakpakan muna mga kaibigan pagkat dito tayo ngayon sa The Saito Show na kung saan Bobo ang host. At ang mga sinasabi, nonsense. Dahil sa kayo mga kita habang nag-i-interview, nag-i-yosi na kapata kaya laging nati-tense. Okay, magtatanong na po tayo. Bakit ganyan yung ngipin mo at yung uso mo parang puwet ng manok? Yung mukha mo mukhang Bombay pero ang tuktok arabuhok. Kaya sa taas ng hairline mo, parang landingan ng aeroplano. Mahilig din to sa Tito jokes eh, no? Parang yung mga ginagamit yun na jokes, mga galing inuman, parang maririnig mo talaga sa Tito. Yung ginagawa niya dito in The Zaito Show, dati kasi si Zaito, magkakasama sila nila Mike. Nila Jehan, doon siya nakatira dati. Ginawan siya nila Jehan dati ng show, yung The Zaito Show, naalala ko yun. So parang ito yung tinatopic ni Badang dito. Pero yun, hindi ko alam kung saan papunta yung direction nito eh. Oo nga, wala pang punchline na lumalaan din doon sa na ina-angulo niyan to. Siguro yun nga, yung mga nagsasabi sa akin, parang, ewan ko, nabasa ko lang sa tweet. Parang nag-vlog daw si Badang. Ay, oo. About sa ano, hindi ko pa napapanood. Alam ko, napanood ko yun, parang ang sinasabi niya doon to, parang ano daw, nanarkastic ka daw. Parang kulang na lang lahat sabihin mo sa kanya. Parang tinatarantado mo siya daw. Hindi. Ang sa akin kasi sa break it down, lahat yun puro honest opinions ko sa mga napapanood ko na bagay. Siguro minsan kay Badang medyo nakukomportable ako dahil matagal ko na siyang kakilala. Alam mo yun? Sa bagay, Republic pa lang pala, no? Oo, Republic pa lang magkakilala na kami. So, ano na kami? Kahit ako man, kung may kilala akong tao na matagal, siguro parang pakiramdam malog na ako magsalita sa kanya. Oo. Okay. Naintindahan niya na yan. Pero yun nga, kahit na may ano kami nito ni Badang, may history kami nito ng beef. Nagkaayos kami nito, tapos after nun parang medyo nagkaroon yata ng issue na yung meron akong dummy account sa Twitter. Tapos dinidish siya. Oh, dinidish siya? Oo, dinidish siya. Tapos akala niya ako. Tapos dinidish niya ako. So after nun, parang nagkaroon ulit ng konting gap sa amin dalawa. So baka yung akala ng ibang tao, parang may beef pa kami. Pero sa akin wala. Sa akin ano lang to. Talagang normal lang na feedback at mga input yung mga sinasabi ko dito. Para na rin sa kapakanan din ni Badang, para sa mga sunod na battles niya. Alam niya kung saan siya parang potentially pwedeng mag-improve na parts. Tulad nito, maganda yung boses niya, maganda yung level of confidence niya, pero siguro nakukulangan ako dun sa mismong sulat niya tsaka sa tugma. Di ba? Nonsense. Natitense. Sayang ads. Kaya AdSense. Tuloy natin. Bobo ang host! At ang mga sinasabi, nonsense! Dahil sa kayo makakita ka pa nag-i-interview, nag-i-yosi na kapata kaya laging nati-tense. Okay, magtatanong na po tayo. Bakit ganyan yung ngipin mo at yung uso mo parang puwet ng manok? Yung mukha mo mukhang Bombay pero ang tuktok arabuhok. Kaya sa taas ng hairline mo, parang landingan ng aeroplano. Alam mo, sulusin niya Zaito, gubitin mo bulbul mo, tsaka mo itapal sa noo. Pero kahit panot ka, kilala ka. Popular, sikat na rapper. Pero hindi porket kakulay mo si Tupac, isa ka ng gangster. Para angasan mo ko, porket, membro ka ng Bubblegum. Ano ba pangkatabi ng pinagmamalaki mo? Sigang? Kaya kung umasta ka, alam mo, tagatuntungan na kung saan uso ang saksakan. Saksakan ng mga fangit at itsurang snatcher. Nakapag binabahan yung lugar, kumakalat yung mga evac sa evacuate center. Pero bilibang ko sa'yo ito, di ba technician ka? Gumagawa ka ng electric fan, gumagawa ka ng rep. Kaso pagkatapos gawin ng lumalabas, putek. Anak ng putek. Nung nakita kita, sa sobrang sabog mo, naka-shades kahit ulan na yung malakas. Hoy, ulit ba? Ang kapugian ng tao nasa loob ng bahay, kaya huwag kang maglalalabas. Pero brother, mabait ka pala. Kailan ha?
Makayong palang pamilya. Naalala mo ba nung binigyan kita ng show sa Tarlac? Nag-advance ka sa akin ng 500 pesos dahil sabi mo para sa pamilya, este, pang shabu pala. Tangina mo ka. Kung alam ko lang na ibang shabu mo yung pera, hindi na sana akong gumawa ng paraan para ipinadala sa Cebuana. Dinamay mo kay anak mo para sa bisyo mo, para sa bilang sa amin na nangangailangan ka. Tangina mo ka, sinungaling ka. Mag-ingat ka kay Badang, gago lang ang titirahin mo pero hindi tanga. At nalaman ko rin, hindi ka naman pala pinanasan yung binan. Nagalit ako lang, dahil 500 pesos, kinambili mo ng shabu. Kaya kumawa naman. Pero... Hindi ko alam ginawa sa ito kung di ko disturban. Mabait ka, Bogi. Alam mo kanina yung shota mo, tsaka yung kapit, nag-away kasi nga, Bogi. Teka lang. Bogi, ano, boy. Sabi, ano, naalala ko to. Totoo daw na nangyari to. Yung asawa daw niya, tapos yung kapit niya, nag-away sa labas. Nino? Ni Saito? Si Saito, nag-away daw sa labas. Nang? Nag-away daw sa labas. Ayaw ko sa gig? Sa gig? Hindi, dito mismo ata. Ah, dito? O sa gig. Hindi ko alam, hindi ako sure. Ito ba yung angulo niya dito? Oo, yung angulo niya. Parang gusto niya ata magsabay. Parang freestyle kasi yung ginagawa ni Batang eh. Mabait ka, Bogi. Alam mo kanina yung shota mo, tsaka yung mabait, nag-away kasi nga, Bogi. Teka lang ha. So freestyle nga. So parang freestyle nga, tama. Freestyle. Mabait ka, Bogi. Alam mo kanina yung shota mo, tsaka yung mabait, nag-away kasi nga. Umakagat pa sa labi si Saito. Bogi. Ganun pa po. Gi, teka lang ha. Yung asawa niya, nag-away yung kabit. Kasi yung asawa niya, ang pangit na patot pa, wala kasing puwet. Pero kanina, huli ka nang dumating. Ang nakakabilbo niyon, si Piolo, lagi daw may ito, retaping. Okay, Saito, freestyle ang ibabarat ko sa'yo. Naalala mo ba nung hinaman mo si Vice Ganda? Puta. Yun, pinatulan ka. Nakita tuloy ng mga madla kung paano ka babuyin ng bakla. Kaya huwag mong pinagmamalag sa kanya mga rap mo na pangkanto lang, boy. At huwag pinagyayabang sa kanya mga chicks mo na pakantot lang, boy. At may isang chicks mo na kantot ko, alam mo na sabi, parang rebiso. Ang sarap na... Kanto lang, boy. Pakantot lang, boy. Letter T lang yung namukuntaan niya doon. Mamalag sa kanya mga rap mo na pangkanto lang, boy. At huwag pinagyayabang sa kanya mga chicks mo na pakantot lang, boy. At yung isang chicks mo, kinantot ko, alam mo na sabi, parang rebisko. Ang sarap ng feeling ko. Ang sarap ng feeling ko. Yun na yun. Yun yung round 1 ni Badang. Nung Ahon 4, teka. Ahon 4, ibig sabihin Ahon 3. Tapos na dito yung laban namin nila Balakid. Delo. Pero, ewan ko. Ano man sabi mo dun sa round 1 ni Badang? Ayun niya. On point naman yung ano niya, boses niya. Ang laking kulang nga lang pagdating doon sa sulat. Parang katulad nung ang sarap ng feeling ko sa commercial pagaling, iba. Parang tito joke. Okay lang. Siguro mga 3 out of 10 siguro yung round na yun. 3 out of 10. Napaka-generous na score na binigay ni Apex para kay Badang. Para sa akin si Badang kasi yung ano niya, yung confidence niya sa freestyle talagang mataas. Minsan hindi mo na alam kung di ba may mga magagaling na freestyler na akala mo sulat. Yung kanina nga, nakakabilib yun dahil tangina, nasingit niya pa, kanila lang nangyari. Oo nga, tama. Pero minsan talaga hindi lang kumukonnect yung... Pag nagpapatawa kasi, para sa akin, pag nagpapatawa si Badang, minsan hindi siya nakakatawa. Pero pag seryoso na siya, minsan doon ako natatawa sa kanya. Iba din yung sense of humor ni Badang. Iba yung... Kumbaga parang reverse psychology yung nagiging effect. Siguro, parang diba? Mas nakakatawa siya pag parang sumisiro. Seryoso siya. Pag parang siyang galit. Ay, yun, tinatantado niyo ako. Ganun, diba? Doon ako natatawa eh. Pero pag yung meron siyang effort talaga na magpatawa, parang okay. Parang nakakating ko. Parang gano'n. Rebiso, ang sarap ng feeling ko. Ang sarap ng feeling ko. Okay, tingnan naman natin yung round 1 ni Saito. Time! Unang banat kay Saito. Okay. Kusaya ka na, Sam.
pagkakataong ito ay matagal mong hinintay. Pero huwag ka muna magdiwang. Dahil ngayong gabi, hindi ko ibibigay sa kamay ng kaaway ang tagumpay. Ako yung klase ng taong hindi madamot sa lahat ng bagay. Pero depende sa kung nasaan pa sa tunay na din... Kaysa kami ng kaaway ang tagumpay. Ako yung klase ng taong hindi madamot sa lahat ng bagay. Pero hindi lang siguro kung masahol pa sa tunay. Sila lima. Tara, huwag mo na patuloy. Ginawang bata. Isa kami ng kaaway ang tagumpay. Ako yung klase ng taong hindi madamot sa lahat ng bagay. Pero depende na lang siguro kung masahol pa sa tunay. Demonyo ang kaaway. Bibigil ng tao. Siya di ko ito, tinignan niya si Madam. Hindi ko, wala yun. Ang laro ko to, huwag mo akong basta nalang tarantaduhin. Ikaw pala yung hinahanap nilang traitor, hindi ko sukat akalain. Simulat sa pool, higit sa kapatid, ang turing ko sa relasyon natin bilang magkaibigan. Pero kagaya ka rin nilang handang kalimutan ang lahat sa isang gabing pakikipagkantutan. Sa bagay, sino ba naman ako? Isang hamak na pulubing naghahanap ng kaibigang makakalaro. Pero sana minsan maalala mo, ako yung madungis na lalaking nagturo ng daan na ngigawin minsan magtago. Sa dinami-dami ba naman, na makakalabang ko ng mga nagkalat na buwang? Sukat ba naman, dito ba sa ubod ng yabang na kukulang-kulang? Badang, ang tanda mo na itang, paano mo nagawang mabuhay na ang utak pahalang? Balikan natin ang indang. Sa sobrang takot ko sa toho, lakad ko'y hindi mo matatawag na akbang. Ang mga paa ko sa bilis ay para bang lumilipad na lang. Kaso lang... Sobrang takot ko sa toho. Yung indang kasi yun yung binanat niya ata kay Delo yung toko. Balikan natin yung indang. Sobrang takot ko sa toho. Ah, okay. Reference pala to. Akala ko talagang ligaw lang din ang freestyle. Indang sa Cavite yun, di ba? Oo, Cavite. Doon ata sila naglaban. Balikan natin ang indang. Sa sobrang takot ko sa toko, lakad ko hindi mo matatawag na akbang. Ang mga paa ko sa bilis ay para bang lumilipad na lang. Kaso lang, bigla akong napatigil ng biglang. Mahagip ng talas ng pandinig ko ang dalawang nagngangalit na bagang. Sa batong baibaitang, ako'y dahan-dahang dumukwang. Unang-una ko agad nakita ba'y ang panty ni inang. Hawak-hawak ni Badang. Habang nagsasaysag, baka sa lamumot na mukha. Ang pagkalabis na tigang. Pukin ang ina mo, manyakis ka Badang. Nung sinasabi mo yung tics ko na kinantot mo. Mas malupit pa manghula si Saito kaysa kay Sakbaestro. Oo nga, napredict niya. Napredict niya yung manyakis na part. Habang nagsasagsag, baka sa lamumot ng mukha. Ang pagkalabis na tigang. Pukin ang ina mo, manyakis ka Badang. Nung sinasabi mo yung tics ko na kinantot mo. Wala pa. Ang tagal na nito, ano? Oo, oh, ahon 4 pa yan. Magkaibigan ba? Senator pa lang si Close ba si Badang? Ay, mayor pa lang pala. Mayor? Close ba to si Badang at si Zaito? Hindi, pero si tingin ko nagkakasama sila sa gig. Maraming pwede. Paano kaya na ano ni Zaito to? Chamba lang o alam niya talaga? Baka ano, may mga... Baka may mga kayo si Badang. Okay. Tapos sige mo. Habang nagsasagsag, baka sa lamumot ang mukha. Ang pagkalabis na tigang. Pukin ang ina mo, manyakis ka Badang. Nung sinasabi mo yung tics ko na kinantot mo, wala ba akong babae na gagalaw? Nananatili pa rin virgin ang itim na kalabaw. Ito! Badang, napaka-dismoso mong lalaki. Gusto mo ikwento ko yung mga katarantaduhan mo sa kalye? Hindi lang dito, mula sa kanto ng monumento, kainta hanggang sa Baguio. Ang dami mong atraso. Asan yung mga pasamo? Wow! Nagpulang damit! Ibig sabihin, blogs ka na rin. Para pagpunta mo yung bati-bati na rin. Diba? Yung nagtrabaho tayo sa, ano, sa Tarlac? Okay na talent mo? Hindi naman siya nagmamalit. Ako Badang. Sa akin, hindi importante ang pera. Hindi yan mahalaga. Ang importante sa akin, yung masubok ko yung pakikisama mo sa bawat isa. Diba? Pinagmamalaki mo yung 500 binigay mo? Bakit? Saan ba galing? Galing mo sa bulsa mo? Humingi
ka ng 3,000 sa may-ari ng palaro. Sinabi mo, bigay ko sa ito para matuwa yung mga tropa ko doon. Yung pala, iba ang motibo mo. Masahol ka pa kay Satanas. Badang yung itsura mo na bubog, bakas ka bakas. Hindi ko na kailangang ipakita ko sino ang malupit sa ating dalawa. Freestyler ka ba? Ba't ngayon, badang, nasan ka? Ayoko magmagaling, ayokong ipakita ang lupit. Yung taglay na dala mo, baka hindi ba umabot sa singit. Kung kantutan lang gusto mo, badang, ayoko magyabang. Yung kasama mo, may scandal kasama ko. Tingnan na iba yung rhyme yan, no? Pero nai-rhyme niya pa rin. Freestyle. Oh, freestyle yan, nakalimutan niya. Siguro yung ano, last four bars na yun. Oh, last four. Freestyle na siya. No? Parang nire-rebat niya yung tinapi kasi ni Badang yung parang asawa, kabit na. Asawa mo, kasama ko. Ah, multi yan, ha? Ayoko magyabang. Sorry. Minsan kasi yung mga pabitin ni Saito, yun yung mga nakakadagdag. Oo nga, oo nga. Yung parang akala mo hindi niya alam. Hinihintay mo siya, tapos ibubulo niya lang. Mas lalo ko makikinig. Kaya nga, tama. May scandal kasama ko. Asawa mo, yung nag-iisip siya, parang yung dating parang yung dating nga yung bibig niya eh. Parang iniisip niyo pa eh. Yung asawa mo, may scandal. Iniisip. Yung asawa mo, may scandal kasama. Siguro doon parang bibitaw pa ba ako ng ender ko? Okay na yan. Sige, okay na yan. Para sa akin, round 1, pareho silang ano, tinry nilang mag-comedy. Pero yung kay Zaito, parang nahaluan niya ng mga seryoso din. Tsaka parang mas nakakatawa yung comedy ni Zaito. Para sa akin, pati pinalo yung cut. Yung kay Badang, medyo hindi lumalanding yung mga patawa niya. Pero malinaw talaga yung boses ni Badang. Tingin ko rin, ano, yung round 1 nakuha din ni Saito yun, parang mas nakakatawa yung mga angulo niya. Yung angulo niya parang mas nakakatawa, tapos parang may imagine mo talaga na yung mga sinasabi ni Badang, parang may mga imagery, may mga panty nina. Tsaka pareho sila nag-freestyle eh. Oo, sa dulo. Pareho sila nag-freestyle. Pero mas effective yung freestyle ni Badang. Ribat pa yung ender niya. Pareho naman din silang freestyler. Siguro lamang lang si Zaito siguro sa comedy. Yun lang yung tingin ko kinalamang ni Zaito kay Badang. Si Badang naman lamang siya sa boses. Mas commanding ng attention yung boses niya. Okay. Ano, round 2? Round 2. Okay. Susunod na round ay rated PG. Patnubay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Dahil bago ako magmura, nagpapaalala na ako. Dahil ngayong gabi na to, matutunghayan niyo kung paano ako mawalan ng modo. Tangina mo ka! Makata ka ba talaga o naka-comedy ka lang, masaya ka na? Malalim ka ba talaga o malalim ka lang huminga dahil buka ang galangala? Paglaban mo sa akin ay parang dumudugo ang iyong ilong dahil hindi mo na kaya ang iyong dialysis. Dahil ito'y tinatawag na chronic obstructive dialysis. Na wala na pala pamit. Hindi mo na kaya ang iyong dialysis. Obstructive daw. Ano yun? Latin? Ano yung salita yun? Musakan ay parang dumudugo ang iyong ilong dahil hindi mo na kaya ang iyong dialysis. Dahil ito'y tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease. Obstructive. Napahirapan pa yung sarili. Alam mo, Saito, ang paglaban mo sa akin ay parang dumudugo ang iyong ilong dahil hindi mo na kaya ang iyong dialysis. Dahil ito'y tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease na wala ng permanenteng gamot. Wala na kung sino pang makakalunas kahit tawagin mo ba ang konduktor ng bus. Kaya kahit gano'ng kabilis ang pagsikat mo, ngunit sa pag-angat mo, ako ang katso sa pagsulong mo. At hindi mo nakakayanin ang kahihiyan mo para kang binigo ng katulong mo. Mga putang ina
pangalan nyo? Ang comedy sa malalim na may pangalan, talo ang comedy. Mga putang ina nyo, pag tinapat ang malalim na walang pangalan, tapos sikat ang nag-comedy, panalo ang nag-comedy. Tinatagtabi nyo ba ako rito, mga puto? Hindi porket na una si Target, si Saito, si Bata, si Delo, hindi na pwedeng matalo. Ako, kahit lagi akong talo, lumalaban pa rin ako. Dahil pinakikita ko sa mga tao kung ano pinagkaiba ng peke sa totoo. Sa totoo lang, ano bang napasikat mong pagtanghayop ka? Ako, eroplano, tawid dagat, ano palag ka? At nung time ng Republic, palasyo. Kaya lang ang... Eroplano, dagat? Sumikat ba yun? Dagat? May katawas yung dagat? Alam ko yung ano, dahil nasa Republic ako yung palasyo, parang... Ano, napapakinggan ko rin yung pinapagod sa radyo. Pero yung aeroplano, hindi ko pa yung naririnig. Pero siguro, parang kinukumpara niya, kumbaga, kumpara sa mga kanta ni Zaito siguro. Parang mas... Masikat yung mga kanta niya. Na matagal ka na rin, gano'n. Pero ako meron din to. Battle lang. Nice ba dahil? Sa totoo lang! Ano bang napasikat mo pagtanghayop ka? Ako, eroplano, tawid dagat, ano palag ka? At nung time ng Republic, palasyo. Kaya lang naman ako lumalaban dito sa flip top. Gusto ko lang naman patunayan sa buong mundo na kaya ko makipagsabayan sa mga bago, makipagwaratan sa mga Batikan at paglaruan si Boy Negro. Ang inahuwag ako. Kahit sabihin pa ni Damsa na duwag ako. Pero lumalaban ako mag-isa dahil talako ang bayag ko, pati ang bahag ko. Dahil lahi ko'y Pilipino, tubong Marikina, dugo kay Bughaw. Ikaw, dugong... Ano ibig sabihin nun? Dala ko yung bahag niya. Tama ba yung pagkakarinig na atin? Dala ko yung bahag ko, pati yung bahag ko. Pantareto yun, pantareto. Huwag ako, pero lumalaban ako mag-isa dahil dala ko ang bahag ko, pati ang bahag ko. Dahil lagi ko'y Pilipino, tubong Marikina. Ayoko nga, tama. Pero nung mga time na to, taga... Bagyo na ba si Sam? Alam ko, taga-Bagyo, taga-Bagyo na si... Patang yan. So... Na, dugo kay Bughaw. Ikaw, dugong manok, laki mong tae, tubong lugaw. San ka ba? Sa pagkukomedy mo o sa mukha? Dinigayan tayo. Pakalawang beses na yan, bata. Dalawang beses kayo yung dinigayan. Pakalawang beses na yan. Pilipino, tubong Marikina, dugo kay Bughaw. Ikaw, dugong manok, laki mong tae, tubong lugaw. Sa pagkukomedy mo o sa mukha mong dala na kahit hindi ka na mag-rap, nakakatawa na. Ako, wala pang rap contest sa Street Grand Finalist na ako ng Republic sa Itbulaga. Wala pang flip top, wala pang sunugan. Batang na ako, nakasama ko na sa kanta si Glock 9, naging tropa ko na rin si Looney. Kumanta na kami sa Araneta Coliseo kasama si Francis Magalona dahil gines kami sa show ko to ni Michael V. Tapos aangasan mo ko kung sino ko, sino ka. Isang iglap biglang. Hindi ka nagiging mabait. Kalo ano yung sasabihin eh. May naging tropa ko na rin si Looney. Kumanta na kami sa Araneta Coliseo kasama si Francis Magalona dahil gines kami sa show ko to ni Michael V. Tapos aangasan mo ko kung sino ko at sino ka. Tarantado ka pala eh. Inire ako sa industriya ng ito. Hindi ako sino ka. Si Pesto. Si? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Galing, galing. Oh, wordplay. Hirap mo. Tapos aangasan mo ko kung sino ko at sino ka? Tarantado ka pala eh. Inire ako sa industriya ng ito. Hindi ako sino ka. Malakas ng impluwensya ng flip-top. Kaya mas talo kung sumikat at nakilala pa. At nakilala ka at nakilala ka. Pero kung susumayang natin dalawa sa atin talaga at sa mga nakalaban ko pa, ako ang pinakamabigat dahil ako ang nauna. Kaya ilagar mo sarili mo sa lugar mo para ilagay ko ang sarili ko. Dahil hindi rin naman basihan ng magaling at ang magaling at nauna kung wala ka namang respeto sa kapwa mo. Kapwa ko, mahal ko, dahil dyan ako minulat ng magulang ko. Ngunit sarado na talaga ang mga utak ninyo dahil nga nakalaban ko ang adik na idol nyo. Eto ba pinagmamalaki nyo mga tao? Kanina,
Yan sabi niya, nagkikaibigan niya ako. Tapos ngayon, tinitiro na naman niya ako. Makikita mo talaga may pagka-bipolar dito si Batang. Ako, mahal ko, dahil saan ako minulat ng magulang ko. Ngunit sarado na talaga ang mga utak ninyo dahil nga nakalaban ko ang adik na idol nyo. Ito ba pinagmamalaki ng mga tao? Bagkos mga nag-a-addict sila? Ito ba iniidolo ng mga anak nyo ang mga taong walang kwenta, walang moralidad, walang pagpapalagay sa nararamdaman ng iba? Hindi sibilisadong nilalat. Tinitira niya yata si ano, hindi yata ako, si Zaito. Sa ano? Doon sa adik. Sa siguro. Tingin mo? Tingin ko. Baka. Kasi parang dati, yun yung parang, di ko alam kung nagkaayos na kami nitong time na to eh. Ano bang year itong Ahon 4? Ahon... Hindi ka ba ata sumasayo? 2011, sa Ahon 3. Mga ano? 2012 to. 2013 yun. Kailan pa kami nagkaayos na yung bata? Oo, isa buhay. So, magkaaway pa kami nito. So, pwedeng, di ko alam kung ako yung pinaparinggan niya nun. O, kay Zaito. Hindi ko rin, hindi ko sure. Nag-a-addict sila? Eto ba iniidolo ng mga anak nyo ang mga taong walang kwenta, walang moralidad, walang pagpapalagay sa nararamdaman ng iba, hindi sibilisadong nilalaw, para mga taong baluga, iniinom ang sariling laway, kinakain ang sariling muta, pinapaligo ang sariling tae, at iniinom ang sariling luga. Tangina mo sa ito, ano ka, tribo ka, bakit pangit ang pangangasiwa? Hindi pa naman uso ang sisara yan, bakit uso mo ang hiniwa? Tayo. Pwede rin kasi parang sinabi niya kanina sila eh. Oo, sila. Sila. Pwede may hugot yun sa ano. Dati ano, may mga distract pa siya sa akin, di ba? Ano yun? Ang sarap mag-dis. Oo, yun ba yan, no? Yung kay Target pa nga, di ba? Oo. Tinira ako ni Neme. Tinira ako ni Black Knight. Pressure me. Okay. Round 2 ni Badang, para sa akin siguro mas malakas sa round 1 niya. Tingin mo? Tingin ko. Kasi ano eh. Gusto mo. Kasi yung round 1 ni... Parang nasayang kasi yung round 1 ni Badang doon sa bang... Tito niyo sa radyo. Dito na siya. Sa akin na siya. Naubos yung oras niya doon. Oo. Kaya tingin ko mas maigi nga tong round niya na to. Parang mas may substance yung round niya na to. Oo, mas ano nga. Medyo nabulol lang siya doon sa parang English kanina. Pero maliban doon. Overall, no? Overall, mas lamang yung round 2 ni Badang sa round 1 niya. Tingnan natin yung round 2 ni Zaito. Badang, sige! Ikaw yung nauna. Pero unang-una ko nabasa sa libro, maraming naunang tanga. Alam mo ba yung mga sinasabi mo? Galing nun ah. Parang naalala ko yung kasabihan na ano. Parang sa libro galing. The early bird catches the worm, but the second mouse gets the cheese. Diba? Parang yung pangalawang daga yung makakuha ng cheese. Diba? So, parang pangapag nauna ka. Diba? Parang ganyan yung punto niya. Pero pamayado, hindi alam ni Saito yung kasabihan. Hindi niya yun. Ano lang? Common sense. Kahit na hindi ganun katugma, nauna. Tapos freestyle ba? Marami na ng tanga. Okay lang. Takay na. Sakto-sakto. Kakalipat lang nung round. Oo, kakalipat lang. Tsaka, mismo binalik niya yung sinabi ni Badang. Diba? Binalik. Dahil ako ang nauna. Mas mabigat ako. Ako nauna. Solid na points yun para sa akin. Opener pa lang. Solidong puntos yun para kay Zaito. Para sa akin, round 2. Kay Zaito. Hindi, joke. Wala ko pala. Kala ko rin, tapos na eh. Nabasa sa libro, maraming naunang tanga. Alam mo ba yung sinasabi mo? Bakit hindi mo subukang i-apply sa sarili mo? Yung mga sinasabi mo sa akin, lahat ng galing sa pagkatao mo. Kung kanta lang ang pag-uusapan, Badang, hindi ko kailangan ipagmalaki to. 10 kanta ang gawin mo kahit umabot pa ng 30. Tutumbasan ko lang ng isa, ang importante may halaga. Si Badang talaga ano to eh, pinagmamalaki niya. Nung ano pa lang, nung Republic pa lang dati sa... Nung nag-photoshoot kami para sa Republic. First time ba siya na may tinabihan ako niya, hindi ko makakalimutan yun. Kamusta tol? Ilan na nagawa mong kanta?
sa akin, 30 na. Sakto, sakto. Para, para sakto yung sinabi niya. Lagi niya parang yun, mabilis siya magsulat. Yun lagi yung ano niya, parang isa sa mga, sa pride niya, na marami na siyang masulat na kanta. Kahit dati pa lang, nakikita mo naman. Hindi ko kailangan ipagmalaki to. 10 kanta ang gawin mo kahit umabot pa ng 30. Tutumbasan ko lang ng isa, ang importante may halaga. Ang bawat salita, dapat inalip... Si Zaito, ano siya eh, no? Parang sa mga freestyle niya, kaya sa kahit purong Tagalog niya na banat, marami siyang tinatamaan ng mga quotes na, alam mo yun, mga existing na. Tulad nun, yung parang, kung papaikliin mo, parang sinasabi niya na quality over quantity. Diba? Iba rin sumulat si Saito, lalo kung parang naka-zone out siya, na purong Tagalog. Alam ko, meron pa nga siyang linya kay Ans no na yung pangalan ko nasa baba dahil ako may lagda. O yun, ganda nun. Naalala ko yun. Pangalan ko nasa baba kasi ako may lagda. Galing nun. Iba rin si Saito pag ano eh. Pag nagseryoso. Pag hindi siya papatawa. Kaya niya rin maging makata talaga. Sana nga. Try mo sites. Purong ganun. Pag-aluhin mo yung ganun. Mga two-liner mo na ganun. Pamihado talaga. I-ano niya, no? I-alternate niya. No? Either per round o siguro apat na seryoso, tapos icebreaker na patawa, sa apat na seryoso ulit. Marami kang oras sa ice. Kung gugustuhin niya, kaya niya rin talagang maging ano to eh. Parang kinakatakutang MC din. Mm-hmm. Pero si Saito kasi, hindi niya naman niya, hindi yun yung habol niya sa, ano eh, hindi naman lyrical supremacy yung habol ni Saito dito sa Flipta. Parang, wala. Yun talaga, mula pa nung dati, nung wala pang Flip Top, mahilig na talaga si Zaito sumali sa mga contest. Di ba? Ang dami niya trophy. Ang dami niya trophy. Okay. Kahit umabot pa ng 30, tutumbasan ko lang ng isa, ang importante may halaga. Ang bawat salita, dapat ilagay mo sa tama. Nalungal ka ng nalungal. Talo mo pa yung umumuyang bunga nga. Sige, ikaw ang pogi. Oh, sige, tignan mo yung mukha mo, ang lapad. Ha? Alam mo, maraming magagawa sa mukha mo eh. Ito na, ito na yung Saito na ano, bugret. Ito na yung Saito na bugret. Ano mo si Badang, ininom yung mic? Tangina, tubig pa lang yung kulang na panasin. Yung umumuyang bunga nga. Sige, ikaw ang pogi. Oh, sige, tignan mo yung mukha mo, ang lapad. Ha? Ano yung magagawa sa mukha mo eh? Pwede ang bagong disenyo ng kalandiuling. Bilada ng daing. Diba? Parang pwede gawin dyan yung music video ng Alamat ng Waling-Waling. Madyungan ni Aling Maming. Matang, yayamang ka! Bilada ng daing. Pwede describe niyo yung kwadradong mukha ni Batang. Ang madyungan ni Aling Maming. Bilada ng daing. Shoot ng music video ng Maling-Maling. Ang galing nung pagkaseryoso, yun nga, yung kotoy din sinabi natin ganyan. Yun, ginawa niya mismo dito sa round 2. Seryoso, tas patawa. Malaki ang chance mong sumikat. Malalagay ka pa sa kasaysayan ng pinakamagbatibay na aklat. Doon nakalagay yung mga parang talampakan na mukhang binatat. Diba? Diyan mo. Kung idodrawing ng bata, siguro mahihirapan. Kanto, kanto, kaliwat, kanan, kanal, kanal, hindi mo malaman. Yung mukha ko, isang beses mo lang tignan. Magdamag mong pag-iisipan. Diba? O sige, Badang, pogi ka eh, no? Ikaw na, Badang, diba? So, ibig sabihin, Badang, ano? Ibang klase kang nilalang. Sa madaling salita nga, ikaw yung katuparan sa hula ng itim na libro ni Satanas. Badang! Babalik tayo sa mga nakaraan mo. Sabi mo sa akin, tatlo lang yung gumulpi sa Baguio. Nabasa ko sa dyaryo. Pinulot ka sa kadal na barado. Sa Baguio. Hindi ko hindi naman nakakalabas. Naalala ko nga. Parang may mga balita dati na nagulpi si Badang sa Baguio. Hindi ko na maalala kung sino mga gumulpi sa kanya nung doon. Sarap. Pinulot ka daw sa kanal na barado. Na-imagine ko si Badang inugod na tao.
Siya yung pinambara sa kanila. Ngayon gumulpi sa Baguio. Nabasa ko sa dyaryo. Pinulot ka sa kadal na barado. Walang, di ako nagtataka bakit talong nagkaganyan yung mukha mo. Ang yabong mo magsalita, putakin naman nung miruuno kang manyakis. Yung babae, hindi na ako magkita ang pangalan. Sawawawi, dati ko. Manyakis na naman. Ang gusto ko lang din kay Badang, parang respeto kay Badang dahil pag bumabanat yung ano niya, kalaban niya kahit ang parang nasaktan na siya. Sports siya. Sports. Kanina nga, di ba, ginunin niya yung sombrero. Okay na, sige, party ng laro yan. Hindi siya pikunin. Kaya nagulat ako lang kasi may nagsabi na parang gagalit daw siya sa pag-review ko ng battle niya. Kasi alam ko hindi ganun si Badang. Ang alam ko, maano yan eh. Sport yan pagdating sa kahit sa kritisismo, kahit sa mga pangasar, sanay yan sa ganun. Kaya, baka ano, kailangan panoorin mo ng buo, baka nang gagaling lang yan sa mga ano eh. Mga sulsol. Mga sulsol eh. Ano? Kasi ako nakikita ko rin, na-appreciate ko rin yung mga magagandang yung mga strengths ni Badang tulad nung, yun nga, pagiging sport niya. Tsaka pag live yan, boses niya. Ramdam mo agad na puto si Badang. Babatil oh. Karisma kasi niya. Alam mo agad ng Badang yun. Okay, yung babae! Sawawawi! Babae! Babae! Ito sa atin, Tansiyas. Daw ang babang ito pangalan? Mawawi! Kaya siyempre mamibili ka na lang. Ito kung sino yung mga dancer doon, di ba? Gagod. Ang yabong mo magsalita, putakin naman nung mirong unok ang manyakis. Yung babae. Yung babae. Hindi ako magkita pangalan. Sawawawi. Tao ni Kuya Willing. Puta minanyak niya sa taxi. Pinakakuan na ako. Putakin na po. Porket rapper ka. Ibig sabihin, nakukuha mo na. Lagay mo rin sa mukha, Badang. Ay, Kuya Ben. Ako, putangin na po, porket rapper ka, ibig sabihin, makukuha mo na. Lagay mo rin sa mukha, Badang. Hey, lagay mo rin sa mukha, Badang, kasi hindi ka pa nagsasalita, ang mukha ka ng tigang. Pag hinubaran ko yung mukha mo, labas yung bulbul mo. Oh, di ba? Tigil mo yung mukha mo. O sige, Badang, panalo ka na, ang guwapo mo. Magaling yung ginawa ni Badang sa round 2 kumpara dun sa round 1 niya. Pero na-overshadow siya ni Zaito dun para sa akin. Sa patawa, sa opener, diba? Sa rebuttal. Yung rebuttal. Naunang tanga. Maraming naunang tanga. Maraming naunang tanga. Tapos yung mga quality over quantity. Tapos yun, yung mga patawa niya na ganyan. Yung seryoso niya kanina bago, pagkatapos ng opener. Tapos yung kay Kuya Will. Dito naman, si Badang, di siya masyadong nagpatawa sa round 2 eh. Diba? Medyo seryoso siya dito. Medyo seryoso. Kumaga binalansin niya kasi yung unang round niya parang patawa. Dapat. Tapos tinry niya magseryoso. Kaso ang problema lang, talagang iba lang talaga yung dating ng round 2 ni Saito. Para sa akin. So, parehas tayo ng round 2. Saito pa din yun. Tingin ko, lamang si Saito dun. 2-0. Okay. Panalo na, 2-0 na eh. Tingnan natin yung round 3. Huling banat kay Badang! Papapangay Zaito! Zaitong bugok! Zaitong tulok! Zaitong panot! Zaito, wala nang gamot! Tanginang aniba! Nasaksakan niyo ba ito na antay rabis parang asong ulul sira tuktok eh? Kamu ba yung manipanip pa kayong hininga mo? Putang ina, kanina pa nanununtok eh. Alam mo, nung nakita ko yung mga chicks sa labas, nag-init ang katawan ko. Hindi mo kanina, putang. Reverse rebuttal, yun. Abis na ano yung namanyak siya. Totoo yan. Yung init. Ang init talaga di Badang sa mga bitin. Init yung katawan ko. Sige, ito.
Manny Pacquiao hininga mo. Putang ina, kanina pa nanununtok eh. Alam mo, nung nakita ko yung mga chicks sa labas, nag-init ang katawan ko. Pero nung mamay ko hininga mo kanina, putang ina, nag-init ang ulo ko. Pero napawi yun. Dahil yung sinasabi mo sa'yo yun eh, babaero ka kasi. Asawa mo nag-away kanina. Kaya ang sabi mo, mahal mo sila parang teleserye. Sabi niya, oh, walang iwanan ha, you and I. Nagtataka ko lang, pagkatapos doon nila mag-sex, pareho silang nagka-UTI. Ay nako, parang uling ka. Saan ka ba pinagli? Sa kalan? Sa kalan diyan ang nani mo sa negro, kaya ang itsura mo ganyan? Kulay lang ang nakuha mo pero ang talino, hindi. Magaling ka lang magpatawa pero para sa akin, hindi ka ba tindi? Dahil ang paglayag mo sa hip-hopan ay parang ang lumaway sa pusod ng dagat. Kahit gano'ng kalaking barko kinakapitan mo ay kayang buwalin ng hanging habagat. Kaya kung mahina kang nilalang, mag-evacuate ka na lang. Dahil kung mababaw yung lugar mo, mape-pressure ka lang. At paano mo papabagsakin ang tsunami at tidal wave kung low pressure? Si Enigma naghahang na yung utak. Dinidecipher niya eh. Lang ko na yung mata ni Enigma. Oh, ganun. Kaya kung mahina kang nilalang, mag-evacuate ka na lang. Dahil kung mababaw yung lugar mo, mape-pressure ka lang. At paano mo papabagsakin ang tsunami at tidal wave kung mape-pressure ka lang? Inawakan pa siya dito. Tidal, pressure, puta. Nakadalawang evacuate na. Kaya kung mahina kang nilalang, mag-evacuate ka na lang. Dahil kung mababaw yung lugar mo, mape-pressure ka lang. At paano mo papabagsakin ang tsunami at tidal wave kung low pressure ka lang? Baka mag-press ko ka lang. Magalas ka sa lugar na parang press ko lang. Dito na yung ano, badang word place. No? Dito na siya. Oh, siguro, anong dito niya na sinubukan. Dito na yung bars niya. Oo. Kanina, seryoso, ay patawa, tapos seryoso. Ano, patawa, seryoso, tapos bars. Bars. Bars wordplay. Bars downs. Ka lang. At paano mo papabagsakin ang tsunami at tidal wave kung low pressure ka lang? Baka mag-press ko ka lang. Magdangas ka sa loob ng kulungan, umasa ka na parang presyo ka lang. Huwag dito sa layad, dalhalaga ng ulo mo, 2,000 ang presyo mo lang. Ngayon, ang format ng flip-top na 5 ng onte para walasin ng mga negro. Kaya ko nanalagta ang bagyong siner at bagyong siyundoy, ako naman naman nanalagta sa inyo. Kaya kung mundo ang naging hurado sa laban namin ni Paring Target, malalaglag ka. Sa katotohanan na sinasabi ko ay matatagtag ka at maglalaglag ka. Dahil ang mga sinyalis na mga silahis kapag ang uso, maliksi. Ngunit kulang pa ang kaalaman mo sa hip-hopan dahil ang dunong ko sa dunong mo ay napakaiksi. Maiksi ng pasensya ko, gusunda ng distansya ko hanggang saka dulo-dulo. Dahil pag nadilaan ang apoyan, malamang sunog pati ang kaluluwa mo. Kaya kung palaliman, pakataan, pakikitaan, kita ng kalupitan hanggang magilitan kita na liit, sinasabi mo, kasikatan. Kaya huwag mong pinagmamayabang sa akin yung mga narating mo kumpara sa mga narating ko ay hindi ko na mabilang sa paa ko, pati sa daliri ko. Ipinapalit lang ni Paring Enigma ang kasikatan ng grupo kong kamantag ng Marikina na halos lahat ng palabas sa telebisyon dati ay napag-guestingan ko na. Isatritis na nadaliri ng lolo ko, kapipintod niya ng Betamax para lang ma-record niya ang mga palabas namin na inaabangan ng mga tao, lalo na kapag kasama ko si Francis Magalona. Mula 1995, lumalaman ako ng freestyle sa Pugo at nakikipag-battle pa rin ako ngayon. Isa lang naman kasi ang ibig sabihin yun, iba ang matatag at inubog ng panahon. Ngayon, ang mga kasama ko nakipag-asawa na at nangangamusta na lang bilang kaibigan. Kaya kung magaling sa paningin mo si Luni, ibahin mo pa rin ang may paninindigan na Altalo lumalaban dahil may pinaglalaban ang pangalan na tawis at dininisin sa mabuting paraan para makamit ko muli ang Katanyagan. Dahil wala sa bukabularyo ko ang umatras umurong sa anumang hibuaan. Dahil badang isbadang patay kung patay, masugatan man ako sa hibuaan. Kaya ang payo ko sa inyo, ihagis nyo lang puting tuwalya bago ko pamanakaw to. Nasaan ba yung trainer mo, Koto? May oras pa para mag-backout kayo. Pero teka lang, mukhang seryoso na kayo. Pumersal muna tayo. Flip top. Pinatid sa inyo ng Saito Lotion. Mapapagpak ang iyong balat. Magkakabuni ka. Magkakaketong ka. At higit sa lahat, mura na, marumi pa. Okay. Yung round 3 ni... Nung sa isang review ko, nasabi ko na parang yung scoring dapat, di ba, usually per rounds yun. Yung round 1 sa round 1 yung i-judge mo. Tapos, parang may naisip ako dati na dapat siguro, kung halimbawa 100% yung score, di ba? Yung pagkakahati siguro dapat mong scoring. Naisip ko lang naman to, na baka mas magme-make sense.
halimbawa, yung first round, 30% ng score mo yun. Second, 30%. Tapos yung third, 40%. Para kung sakaling dikit yung unang dalawang round, may pagkakataon ka na bumawi ng malaki dun sa third round. Tsaka para din ma-pressure or maano yung mga MCs na ilagay nila yung best material nila sa third round. Sa ganong system, pwede pang manalo yung isang battle MC kung natalo siya sa unang dalawang round na dikit. Na dikit, diba? Tapos nag-choke yung kalaban niya sa third round. Hmm. Diba? O kaya sobrang hina lang talaga. Sobrang. Kasi minsan, halimbawa, kaya sinabi mo, dikit yung unang dalawang round. Tapos lamang yung kalaban niya. Tapos biglang nag-choke dun, yung kalaban niya doon sa third round. Minsan parang... O di kaya yung third round, yung nung isa talagang parang body bag, round of the year, parang ganun talaga. Kasi minsan kahit sa foreign, yun yung debate nila, no? Kaya bang burahin ng isang round yung dalawang round? Siguro parang ano naman yun. Parang ano? Yung kay BK at kay Ilmac, no? Oo, yung kay Ilmac, yung third round niya, di ba? Pero depende kasi siguro case-to-case basis siya. Pero sa ngayon yun yung naisip ko eh. Parang siguro yun. Pwedeng i-take into take into consideration. Kahit siguro sa sarili ko lang pang mag-judge ako. Mas bibigyan ko ng mabigat na puntos yung third round. Tignan natin yung round ni Saito. Saito. Kaya ang galing mo eh. Oh! Okay lang na yan, galing-galing mo pala eh. Puta ka, guys. Ang lupit-lupit mo pala eh. So, ibig sabihin ba, Dang? Ang lupit-lupit mo pala eh, no? Puta ka eh. Diba? Madang, galing-galing mo pala. No? Ulitin ko. Oh! Oh! Yan ang galing-galing mo pala. Madang, nakalimutan ko na naman. Ang galing-galing mo pala. Madang! Oh! Madang, kumersya lang. Talito ako sa mukha mo eh. Pag nakina mukha mo kasi eh. Lantad ng lantad eh. Tawa ka pa ng tawa. Ibig sabihin, nag-practice ka. Madang! Ang galing-galing mo pala. Ay, isip ko lang, boss, ha? Isip ko lang kasi maganda yung tulit. Sa akin, Madang, ha? Simulat sa pool. Madang, buhat na maging tao ako. Madang, ngayon lang ako nakasalamuha ng asal hayop gaya mo. Imbis na ikaw ang maging mabuting halimbawa na kapatiran sa kultura, bakit puro kalibugan at kayabangan ang madalas na palagi mong inuuna? Madang, ang payo ko sa'yo bilang nakakabatang kaaway mo. Huwag mo kong ituring na kapatid o kaibigan mo dahil sa pinakitang mga asal mo. Nakalimutan ko man yung linya ko, siguro gagamitin ko na lang sa susunod para mas pakinabangan ko. Ibig sabihin nun, may dahilan kung bakit yung mga pyesa ko bigla ko nakalimutan. Madang, kasi hindi naman dapat kita pang sulatan. Tanghaling tapat. Silubukan ko magsulat. Puta, wala akong naisip po sa mukha mo. Puta, puro burat. Madang, kahit na alam ng mga tao, sa totoo lang hindi importante sa akin ang panalo. Lalo't ang dahilan na ibandamay ka ng mga personal na buhay ng ibang tao. Sapat na sa akin ang makita ko na ang lahat ay masaya. Sa bawat lansangan na daanan ko ay may mga batang tumatawa. Madang, ayoko na ikwento yun sa Baguio. Nagtigil na sa akin tungkol sa pag-uugali mo. Pero kahit na anong gawin ko, hindi ko masabi sa harap dahil alam ko marami ang manonood na tao. Bilang kapatid mo, handa akong ipagbaraya ang lahat. Pero sana itong laban na to ay magsilbing tanda at malaman mo ang pagitan ng mabigat sa burat. Umugmasa uli, pinag-aralan ng matindi yung mga balasa ng salita na para bang naririnig mo lamang
sa gabi, yung mga huni ng uwak, huni ng tipaklong na gutom. Badang, may chance ka pang maging pogi, subukan mong 5 taong ka magkulong. Inaamin ko, Badang, marami akong pagkakamali sa buhay, pero alam ko ang mapa na aking nilalakbay. Hindi ko na kailangan pang isugal ang buo kong pagkatao. Praktisan ka ng araw-araw, eh wala ka namang kwentang tao. At importante para sa akin ay nandito pa rin kayo. Salamat sa lahat ng nagbunta. Lagi niyong tatandaan, mahal na mahal ko kayo. Dinaan sa ganun eh. Mahal na mahal ko kayo. Tuwan para sa mga tao. Solid yung mga bumilete. Okay, round 3 is ito. Chok siya eh. Ang haba ng chok niya sa ano eh. Sa, Bigla nag-iba yung emosyon eh. No? Yun yung ender niya, inaalala niya yung kasunod ng So yun yung sinasabi ko nga. Halimbawa kanina napanalo ni ni Zaito yung unang dalawang round, di ba? Pero tingin ko medyo malaki yung lamang eh. Ni Zaito dun sa unang dalawang round. Dito naman si Zaito nag-chok, magkalat sa third round. Tinry niya sa gipin ng freestyle. Si Batang naman, perfecto yung ano niya, yung third round niya. So yun yung sinasabi kong tanong na, kung ano ba, 30% yun yung kanina, yung dalawa. So, sabihin na natin, hindi ko sinasabing perfect na 30%, di mo naman bibigay na perfect yun. Ano ba, nakuha ni Isa ito ng perfect yung 30-30. So, kahit na nag-choke siya dito, kung ano ba, na perfect, bibigyan natin ng perfect score si Badang dito ng 40, kulang pa rin para dun sa 60. Diba? Oh, tingin ko ganun din. Tsaka yung choke naman ni Saito, hindi talaga yung parang sabihin natin na apo. Ganun na, nawala. Nawala talaga. Yung tumigil talaga. Yung tumigil talaga siya. Kahit kasi nasa personality rin niya eh. Halimbawa kasi si Apo o si mo ba yung mga battle na nag-choke. Si Balakid, parang magpapansin mo sa kanila na nag-choke talaga sila eh. Dahil sa personality nila na seryoso eh. Diba? Na parang seryoso na rapper. Si Zaito kasi parang kahit sarili niya, tinatawanan niya. Parang hindi siya masyadong seryoso. So, pag nag-choke siya, kaya niyang idaan sa mga patawa-patawa na kahit yung mga yung body language niya, yung mga ginagawa niya lang na feelers, nakakatawa pa rin kahit na nakalimutan niya yung material niya. So, yun. Tsaka parang medyo yun niya, nasasanay na din yung tao na nag-freestyle si Sight. So, parang hindi ganun kataas yung parang expectation. Oo nga. Pero di ko lang din alam nung mga panahon na to kung paano yung judging criteria ng flip top na parang ano ba? As a whole ba? As isang buo mo ba gina-judge na dahil na perfect ni Badang yung tatlong rounds niya, panalo na siya. Tapos si Zaito, 2 rounds lang yun na perfect. Parang yun eh. Yun yung parang... Ganun pa naman ang parang system noon, di ba? Pag nag-cho ka, wala na. Talo ka na, di ba? Talo ka kagad. So yun, para sa akin yun, round 3, nakuha ni Badang yun by default dahil sa choke ni Zaito. Pero yung unang 2 rounds, malinaw na kay Zaito yun. Malaki lang ang Zaito. Hindi ko sure kasi yun nanalo dito eh. Tingnan natin. Ako rin, nakalimutan ko na kung sino panalo dito eh. Pero para sa akin, Zaito to. Labit na last battle na yun sa buong event. Meron pa tayong bukas. Ang boto, 4-1 para kay Badang. Pero, yun nga, yun yung ano, naging basehan dati, di ba? Kapag nawala si nawala ka sa isang round, tapos nabuo yung nakalaban mo yung 3 round. Parang baliwala yung 2 round na pinanalo mo. Lalo na kung yung live, parang na-overshado siya. Yun lang yung natatandaan. Third round yung natatandaan kasi. Third round pa. Pero dito, sa pinanood natin, ako 2 round yung pinanalo ni Zaito. Depende rin kasi. Minsan pwede mong dapat per round mo siya i-ano pag dikit yung laban. Per round parang pasok doon. Pero kasi pag may nag-chuchok, parang doon nagkakagulo-gulo yung judging. Lalo na kung saan mo ibabase sa ganda nung sinabi nung kalaban niya o sa palpak niya. 'Di ba? Doon na yung nagiging basehan. Palpak ka kaya talo ka. Hindi ka natalo dahil magaling yung kalaban mo. Natalo ka dahil pumalpak ka. 'Di ba? Parang
ano rin eh. So maganda rin yan, nag-evolve yung judging ng mga MCs over time. Yun, pero para sa akin panalo dito si Zaito. Sa akin din, para sa akin din si Zaito ang nanalo dito. Nakuha niya yung unang dalawang round ng malaki lamang nito sa unang dalawang round. Oh, hindi siya nanalo by default dahil nag-choke si Badang. Nanalo siya dahil natapatan niya talaga o naangatan niya yung round ni Badang. Lalo nung ano, lalo nung round 2. Pinakamalakas na round ni Zaito, round 2 na. Kay Badang, round 3. Oh, round 3, round 3. Okay, so yun. Sana na-enjoy nyo tong episode natin ng Break It Down. Bago tayo magpaalam, Apex, sa kanila pupuntahan sa internet. Follow nyo lang ako sa Facebook, Official Apex, YouTube, pati sa Kumu, abangan nyo kami dyan. Yeah. Sa isang linggo, malabo na hindi kami nagla-live, siguro mga 3 beses kami nagla-live sa isang linggo, kaya abangan nyo kami lagi dyan kung gusto nyo kaming makita real time. Okay. Abangan nyo din yung gagawin namin kanta ni Apex soon. Masakit sa ulo to, pero game. Okay, so yun. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Mag-ingat kayong lahat. Hanggang dito na lang. Peace! We're out.